We need legislative measures which will explicitly state provisions that will ensure equal access to various services and material goods without discrimination based on disability, age, health status, sexual orientation, and gender identity, ethnicity, and religion. Kasabay sa sesyon kanina, binuksan ang usaping anti-discrimination ordinance na nasa pangalawang pagbasa na sinusulong ng chairperson ng Committee on Gender, Family and Children na si Kagawad Shandy Pestanyo. Makikitang mainit na sinuportahan ng karamihan sa mga mambabatas ng sangguniang panlungsod ang pagpasa nito. Pangunahing layunin naman kasi nito ay upang pangalagaan ang karapatan ng karamihan sa kababaihan man, kasali ka man sa lesbian, gay, bisexual, transgender o LGBT community, disabled person o kahit sino na nakakaranas ng kahit anong pang-aabuso, physical man, emotional at psychological. Lahat ng ito ay kabilang sa sinusulong ng nasabing ordinansa. We need to protect human dignity, personal security and social inclusion because in reality, people are discriminated. Ang ano lang, object lang naman ito is to safeguard us from any acts of discrimination. Isa sa naging bisita kanina ang Family Planning Organization of the Philippines, isang organisasyon na kumakalinga sa karapatan ng mga kababaihan, LGBT at ng mga kabataan. Bagamat hindi pa naaprubahal ang nasabing ordinansa, positibo namang tinatalaw nito ang pagkakataong ito'y maipasa. Even though na-defer siya karon, we hope na mapasagihapon siya sooner because we believe na ang discrimination dili lang siya issue sa kabataan-unan, dili lang siya issue sa LGBT, issue siya sa tanan. So we hope na mapasya sa sooner because we believe na adlaw-adlaw na ay discriminatory acts na ginabuhat. Pero sa kabila ng magandang layunin ng nasabing ordinansa, hindi rin maiuwasang makwestiyon ang ilan sa mga probisyon nito. 30 years old and above need not apply. That's discriminatory. But that's very common. You go through the national newspapers and even of the local papers, batas na ngayon 30, baga 21 lang eh. All those who are above, patay na. Pag after 21 wala, or 30, wala ka ng pag-asa. Medication for the mentally ill, which is very important because what is impaired there is their function. They can no longer work. We do not need those medications for them. I hope with this ordinance that will be the solution. Okay? Disability and health status are very much concerned in this sector, Madam President. There is a certain body that will determine whether the act is discriminatory or not. That again is a violation because we cannot delegate to a certain committee, to a certain group, legislation. Nevertheless, for example, if your business is a restaurant, papayag ka ba na ang waiter mo may mga galis-galis sa kamay? Yun lang ang sabi ko, Madam Chair, I support this kind of ordinance, but let us fine-tune it. Mapapansin sa panahon ngayon, bagamat sa simpleng pananalita lamang, maaring malaking dahilan na ito upang kitilin ng ilan ang kanilang buhay o di kaya mamuhay ang ilan na hindi marunong magbigay ng halaga sa sarili. Ito'y dahil na rin sa kanilang mga naririnig na hindi kanais-nais. Marami ring nakakaranas ng diskriminasyon base na rin sa kasarian, relihiyon, maging sa institusyon na kanilang pinagtatrabahuan. Sa anti-discrimination ordinance, nakasabot man may sa sentiment sa mga councilors na nung dili pa siya pwede ipasa karon. So since balaod man siya, kinahanglan gyud siya maging perpekto sa iyahang pagkasulat o pagkabuhat. It was just deferred, although everyone is supportive naman sa ordinance. Ang mulang to, may mga i-fine-tune lang, kag mga i-define ng mga aspects, kay base magtamang ka-encroach management prerogative. Tana naman is very supportive naman dito. Mataas ang aking moral kasi yung hiningi ng mga ating mga kaigsuunan natin na mapasa na yung ating anti-ordinance is I can see already na may papatunguhan na. Faith Dandoy, Brigada News.